lang ng ube, magsaing ng ube, ay ma-fairmax na kayo. Kusang ganyan lang, dalira. Kaysa isipin mo, manguha ka pa ng ube doon sa parang, kalkalin mo pa, gasan mo, lagain mo, pagkalaga, tanong pa, anong gawin ko nito? Ube halaya? Kaya hindi. Pag ganun mo, paggawa ng halaya, maalat-alat pa yon. Kasi yung pawis, nahuhulog eh. Hindi pwede kasi, hindi kasing iwanan, masusunog yun. So, kailangan talaga continuous yun nga. Pag ang ubi ay malat-alat, alam mo na yon. Yung nagluto noon, walang ligo. Lagas, doon. That is still salt. Okay? So, that's the other question? Yung marami po ngayon nagkakasakit ng mga gallbladder stone. Well, directly, ha? Directly, ang formax does not or cannot melt big stones. Wala siyang dissolution property. But it can prevent. Why? Because of Kigilia. It maintains a pH balance. At meron siyang sistema na babagsak yung iyong cholesterol. So wala nang magbi-build up. But if the stone is still that small or a grain, just grain pa lang, kaya-kaya po yun because our Firmax is also a diuretic. Pampaihi. So, i-flushing niya yun. I-flushing. You notice ng paggamit niyo ng Firmax, iba ang kulay niya the following day. Kasi meron siyang property of being a diuretic, pampaihi. Pinalakihan niya yung glomerulus, yung nephron. I'll explain. Balik tayo sa, I would like to clear that. Balik tayo sa tatlong major area where Firmax is working. It is your pituitary gland, your thyroid gland, and your ovary, and testicles. Okay. Ito yung major eh. Now, the pituitary, pagdating natin sa voiding of urine, siya ang nag-produce ng anti-diuretic EDH hormone. Siya yung nag-control niyan. So, it is your kidney. Okay, ito yung kidney natin. To the bladder. Now, ang kidney, siya ang nag-maintain ng water balance. So, kung hindi ka uminom ng tubig, hindi ka rin umihi. Bakit? The kidney has to maintain water balance. Have you noticed na hindi ka uminom ng tubig, hindi ka umihi? Pag inom mo ng tubig, in matter of few minutes, mag-ihi ka ng marami. Magtaka ka. E yun pag iniinom mo, lusot agad. Hindi yun. It is the reserves that is being released. Kasi when you drink water, the nerve sa iyong tongue will signal the brain na meron ng tubig. And the brain signal the pituitary, to suspend the anti-diuretic. Ano ibig sabihin? Anti-diuretic prevents urination. So, pag may tubig, i-ano niya agad ito, i-suppress na ito. So, pag na-suppress na yan, mag-signal ito ngayon sa kidney to release the water. Much more on the urinary bladder. So, mag-ihi ka agad. So, when you use Firmax, this is a diuretic. So, pwede kang nag-iihi. But, it maintains retention of water. Why? Di ba ang mga matanda, as we grow older, bumaba na yung ating cravings for tubig. Sometimes malimutan mo nang kuminom ng tubig. So the more we become dehydrated. That's why nangulubot yung balat kasi kulang sa tubig. Bigyan mo ng tubig, hindi nga ubusin sa baso eh. Bakit? Wala na yung ating dila. Pag we grow older, na-deteriorate na rin. So it's a forceful practice, supposedly for elderly, kahit walang lasa, kailang uminom ng maraming tubig. But I know how crucial it is na ayaw mo nang, hindi ka na gusto uminom ng tubig, uminom ka pa. Parang babara sa lalamunan. Okay? But you have to drink water because your body has to maintain water balance. But elderly, their skin become dried up.
dehydrated because of the lack of water. So your Formax will maintain your water balance. That's why pag nagamit ka ng Formax, medyo yung balat mo, you look glowing. Kasi yung skin, napupuno ng tubig. So it will look bulging. Mag-bulge po yun. This is your squamous epithelial cell. Okay. Normally, ganun ang itsura niyan. Pag kinulang ka sa tubig, flatten po yan. Okay? Nag-shrink. This is the normal cell. Okay? When there is less supply of water, the tendency is that the cellular wall will be pushed inward. Inward yan. Pagka inward, this is what we call as shrink or sinkage. Nagsishrink yan. Kasi inward. So pag nagshrink, ganito itsura niya. Collectively, yan po ay wrinkle. Wrinkle ang labas niyan. Bakit siya nagsishrink din? Bakit naubos si tubig? Kinulang siya ng collagen to protect this cell na hindi ma-release yung water. Siya ang nagpo-cover dyan parang hindi ka ma-dehydrated. Pero kinulang ka ng collagen, water easily escape. Pag escape niyan, nag-shrink ka na ngayon. Pag shrink, wow, 10 years older. 20 years older. Kasi wala ka ng tubig. So when you use Firmax, because the pituitary gland, you apply that here, the pituitary gland controls completely the retention of water. So whatever exists water that will be thrown out, under there, the Firmax will retain the exact amount of water. So balance po siya. Kasi the more na i-retain mo si tubig, the more there are sediments that will be formed, the more chances of forming stone. Pero kung wala ka rin tubig, wala kang tubig, on the other end, dehydrated ka rin, wrinkle, electric plates yung mukha. So kung gusto kang gumata, umino ka ng maraming tubig, huwag lang yung distilled water. It's a dead water. Okay? Yes, it's a dead water. And one step upward, it is acidic. So maraming mga bata, natamad ang mga nanay, nagamit distilled water para sa formulation ng milk. So, ang daming bata na lactose intolerance. Dahil yung gatas nila, madaling maapektuhan sa acid. So, na-form ang tinatawag lactic acid. Then continuous situation like that, it will boil down to what we call as lactose intolerance. Kasi madaling mag-adapt eh. Okay? Other question. Ano pa tanong? Anong difference ng saris at sa leeg? Anong difference sa paglagay dito at sa leeg? Tapos, may karugtong pa bang sa ibaba ang paglagay? Of course. Kasi maraming lalagyan, depende sa case-to-case basis. Now, bakit ini-emphasize yung rest, yung dito, at dito? Okay. Saan ba ang pituitary gland? Ayan, di dito? Yes. That's why you have to put it here. Kasi, ang skin dito at ang skin dito is different. This is very thin. So, madali siyang mag-penetrate. Now, nilagay din sa leeg. Bakit? Ano bang nandito sa leeg? Diba yung thyroid and parathyroid? So, paglagay mo rito, madali lang din siya. Okay? At paglagay mo rin dito, this is the external jugular vein that supplies blood to the brain. So, pag-penetrate sa cream, that will easily reach the brain. So, makikita, that's why sa demo, dinidemo, ang kalahati lang yan, ang kalahati hindi. Diba? O bakit makita ang difference? While the subject is still standing in front, it's because the time element of absorption, madali siyang na-absorb. Madali siyang mag-change. Pero huwag ka naman na isang lagyan, isang linggo kang ganyan ang mukha mo. Hindi. Hiram na
Hindi lang ang pag-ibig. Hindi yan hiram na pag-ibig. Hiram na kagandahan. Kasi, babalik din yan pag wala na rin yung it will not take its effect. Na-consume na. So, ano yung ibig sabihin nun? Continuous ang gamit. Okay. Pero yan. Yung pong service mo. Now, dito naman sa rest, sa sinasabi ko kanina, this is equipped with the two types of blood vessels, the arteries and the veins. So, ang dalawa talaga maapiktahan kasi nirarap mo pa siya. Bakit ilagay pa sa puson? Eh, yan doon yung ovary. Ang sa mga lalaki, nandoon, malapit lang din yan sa testicle. Eh, kung problema talaga, medyo-medyo, di i-direct mo sa testicle. Ay, kung saan yung problema, doon mo i-direct. O kung namaga yung tuhod, because of libitis, adi doon mo i-apply. Kung saan? Kasi, the closer they are to the target area, the faster would be the effect. Kasi po, doktora, di ba may pulse po dito sa bandang ibabaw ng singit? It's the it is the inguinal vein, the inguinal artery. Yun yung parati namin tinatarget yan. Pag wala na talaga kami makukuha ng parte ng katawan na blood vessel, doon ko na kinukuha sa singit. Eh, nakakatuwa lang. Kasi pag mataba-bata pa yung 40-50, mataba-bata pa yung madali-dali pa yung kukunan sa inguinal region. Kasi madali pa silang ma-excite. Pero yung mga matanda, ang hirap talaga. Pag edad ng 80, kunan mo sa inguinal region, kalkalin mo talaga. Sana mag-operate yung pasyente, patigasin niya, madali na lang. Eh, kahit anong isip niya patigasin niya, wala, tuyo ay surrender. Ayun, kalkalin mo lang. Pag makalkal mo na, idein mo pa yan kasi makaalpas. Kahit tayo mga babae, ganun din yan. But maturity talaga sa mga lalaki, kinunan lang sa inguinal. Yan tinatawag po, inguinal extraction. So, huwag kayong magkasakit ng matindi na hindi na makikita yung blood vessel. Doon na yan sa inguinal region kasi papiliin ka agad sa doktor. Anong gusto niyo? Inguinal extraction or open up? Kasi pag hindi na mano, pag hindi, wala na makukuha, hiwain yung braso po, ilabas yung vein at doon tirahin. O, pera yun, pera. Himagimata yung pasyente, hindi sa sakit, maghimata yung bahay sa OR. Kung sa inguinal, maghimatay pa rin ang pasyente. Maghimatay siya sa hiya. Kasi nakabuka ka, parang palaka. Tapos pa, kung may edad na, kalkalin. Tapos sabihin ng mga pasyente, Dok, matagal pa ba yun? Sabi ko, medyo pa, kinahanap pa po. Kasi yung ulo ng turtle, tumago na. Yun, pag nang oo nga, nawala na nga, nahiya. Umurong. Parang mahiya niyo. But anyway, don't worry. In the hospital, there's no malice. And there's only but one anatomy. Ganun pa rin na yung sura mo. Dahil. And we are not thinking of what is that. We are thinking how to save you. Hindi yung pututoy mo dyan na tingnan. Ano ba nandyan? Kaya ipikit ang mata namin, i-drawing namin. Kaya i-drawing yun eh. Meron pang kukurantong dyan kung gusto nyo. Kung anong gusto nyong helmet. German cut. Revolutionary cut. Dami yan. Okay. Next question. Pinakita kayo ng puputulan na ng payo yung kalabas na ilaman. Saan nilalagay na veins yun? Eh, kung putulan ng paa, bakit siya pinuputulan siya ng paa? Because it is a diabetic wound. Okay? Now, the circulation in that area, the blood circulation in that area has stopped. Hindi na nagpa-function yun. So, dahil hindi siya nag-function, yung defense mechanism niya, wala na rin. Then walang mag-transport sa sundalo. Ano mo yung marami ka sundalo? May tangke de guerra. Ang away ay andos, Mindanao. Ang sundalo ay dito sa Luzon. Paano magkarating doon, di ba? So, kailangan maganda ang transport mechanism. Ano yun? Yung blood vessel. Eh, kung naka-obstruct na may aneurysm na or may mga stroke na yun, hindi na siya makatagos. So, mamatay yung
tissue. That's why baho ka, mabaho ka. And that will become gangrenous. So magkaroon ka ng gangrena, ang tawag noon. It is Clostridium welchi. You'll be infected with bacteria. We call that Clostridium welchi or gas gangrene. Okay? Na pag ganunin mo yung laman, magtumutunog na yung gas. Bubuhay ka pa. So ang ginawa dyan, magsiptisimia ang pasyente, putol yan. So meron nga ako pasyente last week, dala nga ng isang kasama natin dito. Isang bagay, nandyan kasi sa ICU ang pasyente. Una po, hindi natin pakialaman ang pasyenteng nandyan sa ospital. That's why yung ipasok yung pasyente sa ospital, may pinirmahan po kayo. Ano yun? Waiver po yan, authority po yan. Na tinatransfer nyo ang authority to take care of the patient to the hospital personnel. So lahat yan, doktor, nurses, lahat-lahat yan. So tayo, nandito sa negosyo nito, huwag natin pakialaman yung nasa loob ng ospital. Kasi pwede po kayong ipapulis. Kasi may pinirmahan po. Okay? Now, ang reklamo, dahil putulan na daw, but the patient has been dialyzed for 3 years, ano na, renal diabetes na, at nabaho na nga yung paa. So tawag sa akin, pwede ba daw ang Permax? Ang sagot ko, una, kung mapakialaman yan nasa ospital. Pangalawa, Permax, baka, ang action ng Permax is not enough to bring about the desired good effect. Pangatlo, Permax might be slower in action in comparison to septicemia. Kasi ang pasyente, positive na sa blood eh. Meron na po siyang infection sa blood. That's why tinira na siya ng injectable, I think, gentamicin or kanamycin. Kasi nilalagnat na siya ng musto, ang nalaso na ang kanyang dugo in layman's term. So kung ganyan yan, napakabilis noon. At bigyan mo ito ng gamot, na cream, kailan makarating? Kailan makarating ang relief goods? Wala na, battered na sa bagyo. Wala na mga bahay. Tapos sabi mo, ano na ipadala ko? Pako? Pero yung padalahan mo doon, wala na bahay. Wala na kalsada. Paano mo iparating yun? So I'm afraid on that point, Fermax is already late for the purpose. So kailangan siya ngayon ng mas matinding approach. So sabi ko sa nag-ano sa akin, sabi ko sa kanya, give me 2 weeks. If the patient hindi mag-recur yung septicemia, give me 2 weeks to this treatment that includes Fermax, then that is the time I would say, amputate or not, just give me 2 weeks. Kailangan i-reactivate yung hindi gumaganang blood vessel. Kailangan ipa-lower down ang kanyang blood sugar. Okay. Kailangan kontrolahin ang bacteria, ang Clostridium. E kung Fermax lang, hindi kaya, nasa balat lang ang application, it will penetrate. But mind you, patay na ang blood vessel na dapat sasambot doon sa dinala mong Fermax. You get me? Hindi na siya makapasok dahil hindi na gumagana yung transport mechanism. So the first approach is reactivate the transport mechanism. Once reactivated, bring down, address the cause to that. What is the cause? Mataas ang blood sugar level. Pag nakuha mo na yun, then bingo, you got it. Meron ka ng oral, meron ka ng injectable, meron ka ng application like your Permax. So, it will come, Permax will come in regimen. So, kumplito na, hindi yun ang Permax na therapeutic. Hindi po yun. Kailangan may kasama siyang mga gamot to bring about a good result. Okay? So, some more question. Okay naman, pagdating ng celebrator, saka na magtanong. Ha? Ma'am, anong edad pwede yung pinakabata? Well, ang bata, wala pang hormonal imbalance. Wala pa siyang hormonal imbalance. Mag-start lamang ang hormonal imbalance kung
ang katawan ng taong yan nag-umpisa na paggawa ng hormone. Kasi pag-umpisa talaga sa katawan natin, we are hormonally imbalanced. That's why yung mga bata at the age of 10 to 15, hindi mo maintindihan ang mga ugali. Merong pala tulog, merong hindi matulog, merong tupakiro, merong lakas kumain, merong yung ayaw kumain. Kasi their body is in the point of adjustment of a new set of material that is being produced by his own body. Kasi tinatawag siyang puberty stage dahil meron na siyang balahibo sa kilikili. And that tells you that you are producing estrogen. Pero hindi pa sila kakuha ng liberates. Yes? Ay, hindi pwede ang buntis. Ano, buntis na yun? Napakalaman yung buntis. Kasi sa lahat ng sitwasyon ng tao, ang buntis ang hindi natin na, dapat talaga pakialaman. Kasi very masilang ang fetus. Anyway, buntis na eh. Hindi mo na kailangan ng hormone doon eh. Kaya mo yung nanay pagtapot anak. Alright, you manage the mother. Dapat marami siyang prolactin. Alam yung prolactin? Prolactin is a hormone produced by pituitary so that the mammary gland will be activated and will produce a lot of milk. So, yun. After delivery, okay, pwede. Kung mahina ang kanyang gatas, tigamitan yung Fermax. Para magtrabaho yung pituitary gland. Ano lang sa dapat yung sa baby? Wala pa ang baby, wala pa ang immune system yun eh. How much more sa hormone? Wala pa yun. Kasi nga kailangan ng baby mag-inom ng gatas. So, saan siya kukuha? Sa nanay. E kung walang igatas yung nanay, bigyan natin ng tuba. O tanduway. Naubos naging tatay eh. Kasi kayo mga tatay, huwag niyong ubusin. Tirahan naman ninyo ang iyong anak. Kasi magreklamo mo, daddy naman. Tirahan mo naman kami. Okay? At so, yung mga daddy, healthy. Sila ang nakauna sa colostrum. Una pa kaysa baby. Okay, some more question. Doktora, ibig sabihin po ba pag masyado nang naapektuhan, matagal na yung imbalance nung glands niya para magkaroon ng negative cause dun sa mga organs, hindi na po kayang... Hindi naman. There must be a hormonal assay. Magka-hormonal assay ka talaga. Mahal yun. Mga nandyan yan sa mga 7,000 plus. Hormonal assay. Now, sometimes, hindi yan available. Ilang laboratory lang gumagawa nun, yung hormonal assay. Pero ikaw ang tagkatawan, alam mo yun. Now, ganito po ang principle doon. Ikaw is different sa kanya. Okay? Dahil, edad ang diferensya sa inyong dalawa. Pangalawa, lifestyle din dalawa. Okay. Pangatlo, kailan ba kayo nag-asawa? Kailan ba nagamit yung mga hormonyo? O, gaano ka-frequent na ginamit yung hormonyo? So, case-to-case basis. So, sabihin natin, in general, na 2 times a day ang pag-apply ng Fermax, it is not yet a guarantee. Dahil hindi natin alam kung gaano kakulang the depleted amount. So, once the subjects use that, may mga pasyente, may mga subject na mag-manifest agad yon. Meron din yung tao na sabi, ay, naubos na yung aking isang jar, wala man lang nangyayari. Para kang awayin. Sagutin mo lang, grabe ka ba pagka-hormonal imbalance? Dilusog ka. Oo, yun ang totoo. Bakit walang effect sa kanya? Malaki ang pagkukulang eh. So, kailangan pa lang tapal. Tapal pa. Kung gaano kalaki, ganun din kalaki ang itatapal mo. Dapat, kailangan yan, ganito po yan. Okay, ito yung katawan natin. Hanggang dito lang yon, ito yung target. Ang hormone mo hanggang diyan. So, kung hanggang diyan yan, ganito ka, lalim, ilang jar ng Fermax uubusin mo. Dahil hanggang dito ka lang. Okay. So, by the time na natapalan mo ng natapalan, okay, go, nakuha mo ng level na ito. Kuha mo na. Are you following? Kuha mo na. Hanggang diyan ka lang, wala kang reserve.
the law of supply and demand. You are aging. So marami kang wear and tear. Maraming parte ng katawan. Dahil inabuso mo ito ng 60 anyos. So 60 anyos siya nagtatrabaho. So dahil 60 anyos siya nagtatrabaho, ang kamay niya puno ng kalyo. Ikumpara sa newborn na bata na walang kalyo, do you get it? So therefore, ang iyong tatrabaho, ang tatabuhay ng Formax should be that deep. Kasi ang tagal naman ng panahon. Okay. Now, granting, natapalan mo na. Okay na to. Lagyan ko ng okay. Okay. Okay na. Nagpantay na yung hormone mo. But still, you should have stopped. Bakit? The rate of demand is higher among elderly than younger one. Bakit? Majority sa ating tissues ay worn out na po. Aged na. So marami na naman siyang kailangan. Pareho ba sa tao, pagalitan mo yung bata, isang sigaw mo lang, naiintindihan niya. Sinigawan mo. Sigawan mo yung matanda. Diyak ang mata. Bakit? Hindi ba niya narinig? So mayroong discrepancy ang matanda kaysa bata. So kahit na napuno na sana yun, gaya lang, marami siyang problema, maraming komplikasyon, kailangan dagdagan mo pa ang Formax. So ask me, as to when shall I use Formax? Graveyard. Kung gusto mo mabuhay, ay gamitan mo to hanggang mamatay. Wala naman taong hindi mamatay, patay naman talaga. But at least, na-extended yung buhay mo. Pero lang yan, you don't eat, you die. You eat, you also die. So what will you do? Eat and eat, and die! Pero that, later. Paano mo dalhin yung that, later? Use your supplement. Ma-extended buhay mo. Pero kung kain, ganun kain, wala kang supplement, wala kang exercise, wala kang magdanon bahay mo, ay, ang buhay mo ay puno ng mga anti-aging. So you'll never grow old. You will remain young because you will die young. Hindi mo abot ang pagka-senior citizen. Okay? So it does not mean na maganda na mag-stop na kayo. Hindi. Tuloy-tuloy. Bakit? Tuloy-tuloy sikat ang araw nagdala ng UV. Oh, yan pala, kalaban mo na yun eh. So tuloy-tuloy kang magamit. Oh. Tuloy-tuloy kasi marami ang sakit ngayon, wala kang gamot. Matay mo na bago madiskubre, di ba? Kung baka ikaw yung kandidato, eh. So you have to keep yourself in good shape. Alright, other question. Maganda din yung style na ganito kasi ang lawak naman ang usapan niya ito eh. Yes? Bawal mo naging responsive to estrogen and progesterone. So it can stimulate your growth. So it is a very big question. No. Kasi bakit ka nagka-uterine fibrosis? Uterine fibrosis is neoplastic activity. Nag-produce ka ng new growth, which is fibrous, mamasel. That's why kakapal yung wall ng uterus. Now remember, this is a response to an abnormal activity. Otherwise, you will not have uterine fibrosis kung normal yung activity mo. Who brings about the abnormality of that activity? It is the presence of estradiol. So, kailangan tanggalin mo si estradiol. Now, the estrogen that is in Formax is a plant estrogen. It is a phytoestrogen. This is a weak estrogen. Now, when you use that in the presence of you are overloaded with estradiol, tapos dagdagan ka pa ng estrogen, ang konsepto, mag-isip agad, marami na nga, dagdagan pa, nandiyan super dami, diyan ka nagkamali. Bakit? Kung pabayaan mo ang NP na magipaglaro sa pulis at army, dadami sila. Pero, kung merong mga NP, padalhan mo lang, kahit man lang, police visibility. Yan. Sila, kanilang activity, medyo hampered yun.
Kasi, ba, may police. Pare ba sa, the best example is, riding in tandem. Yung mga nang-hold up na nag-motorbike, galit tayo na, hard, nandiyan na naman yun. Meron namang checkpoint. Sinicheck naman sa police yung mga nag-motorbike, di ba? Ang dami-dami nila. Yes. Don't be angry because that is a strategy. Sila mismo ang police, napago din yan, no? Kasi alam naman nila, bitbit mo naman yung kwane, yung lisensya, bitbit mo rin ang registration mo. But they will flag you down. Bakit? It is a psychological warfare. Just to address yung mga riding in tandem, police visibility, because they will have a second thought in attacking that certain area. Kasi nag-check yung police. Oh, kagaya din yan sa mga malls na chine-check ng security guard, di ba? Di ba nakakatuwa yon na ang chine-check ng mga security guard pag akyat mo sa SM, tinitingnan yung kotse mo. Kahit sa airport, tinitingnan yung kotse, buksan yung likod. Tapos tatawag ka, loko, andito ang bumba, nakabakukon sa baywang ko. Iyon lang yung frisking doon. But merely doing it, na merong nag-check, that will give a message to terrorists na baka sasabit ka. So they will always have a second thought. That is a preventive psychological approach. So sa atin din, meron kang estradiol. Okay? Hindi mo siya bigyan ng estrogen. Nag-diminish na yung estrogen mo. Ay kung ikaw, kunti na lang kayo, tatapag ka pa? Sasanib ka na lang simpi. Kasi kunti na lang kayo eh. So eventually, lahat na estrogen mo magiging estradiol. Because there is always influence. Merong parati yan, kahit anong aspeto sa buhay. Meron talaga yan. So anong gagawin mo? Increase the number or the level of your estrogen. Bakit? There's such word as competition. Magkukumpit yan. Ano bang pinagkukumpitis yan sa dalawa? They are competing for the so-called receptor sites. Okay, receptor sites. A receptor site is just like a home, just like a property. Receptor sites are designed for that particular material, like the hormone, estrogen. So, ang estrogen, meron siyang sariling receptor sites. Alright. Remember, itong estradiol is hypercolate. Hypercolate yan. And because of the flow in and out, exchange of gases, exchange of electrolytes, all biochemical reactions is going on. Busy-busy yung factory. So, merong tinatawag na security measures. Ano yon? No ID, no entry in every department. So identified ngayon, sino lang makapasok, sino yung hindi. Okay. Eh ngayon yung estrogen as its own place. Pagpasok nila doon, walang sabit. Sitting capacity. Wala nagkatayo. Upo lahat. Pag na-occupy yung lahat na upuan, out ka. Kasi sitting capacity ang bakas eh. Yun yung sa receptor sites. So, pagdating ng estradiol, kasi mga kulit, dominant sila, akin to, eh kung tatatlo na lang estrogen mo, andito dumating ang 50, hindi kayo mga tatuhod mo? Sabihin mo na lang, para ba sa Ilonggo, away ng Ilonggo at Muslim, hinahanting ng Muslim ang Ilonggo, okay? Hinahanting din ng Ilonggo ang Muslim, North Mindanao, away sila. Nahuli si Ilonggo sa Muslim. Interrogate sa Muslim. Ano ka? Muslim o Ilonggo? Sagot ang Ilonggo. Muslim takot? Karaya pala. Adi na putulig niya. Kasi sagot siya, Muslim takot. Nag-camouflage siya, but yet dinidisclose niya ang kanyang identity. No? So, ganun na yan sa estradiol at estrogen. That your estrogen has to occupy its own seat, kanyang lugar. Gaya lang, mas matapang,
ang estradiol. So pag natapang, malamang ang mangyari sa kanya, magiging pain na rin siya. Kasi konti lang eh. Otherwise, bitayin ka dyan. Oo. So if you cannot fight your enemy, join your enemy. That is also applicable to physiologic function of your body. So, ngayon, anong mangyari kung bigyan ka ng Pharmax? You are given Pharmax. In-apply mo. Ini-increase mo ang population ng iyong estrogen. Dahil may kakampi na siya, pwede siya magsabi, this government is mine. Okay? So, kung mine ko to, madali siyang ma-attach. Bakit? May ID siya eh. He belongs to that community. So, adaptability-wise, mas mabilis ang adaptation na yung estrogen kaysa estradiol. Kasi yung estradiol mo, kalawag yun. Okay? So, pag nakuha na ng estrogen, with estrogen, wala nang panahon na kakapit si estradiol. Much more si estradiol, mahirapan siyang kumapit. Dahil, ang pagkapit niya, ang estrogen, dalawang kamay, dalawang paa, na kaya mo sa poste. Ang estradiol, daliri lang yan. E kung siya ay makulit pa, moving, nahirapan siya i-attach sa sarili niya. So, mananatili siyang floating. So, kung nakaplot na ang mga estradiol at in situ na ang iyong estrogen coming from Pharmax, this estradiol will be eliminated via the urine. That's why I said, 1 month using Pharmax, you have to require your patients to subject for estradiol level determination. Either from serum or from urine. Pag tumaas yan, ibig sabihin na ini-excrete mo na yung mga rebuilding. Hello. Oo. Saan ba galing yung estradiol? Estrogen mo yan, yan na-stress. Saan galing pang iba? Galing sa yung mga food wraps, mga plastic, mga styrofoam. Those are zero estrogen. Oh, hanapin niyo, i-google niyo to. Maintindihan niyo yan. Baka matakot kayo, hindi na kayo bibili ng food container. Kasi lahat yan, they are classified as, you know, estrogen. So, pwede ka na gamit niyan para sa pagkain mo, araw-araw may little dose ka. So, pataas ng pataas ang iyong estrogen. Now, kung hindi mo alam yan, pataasan mo ang iyong Pharmax para makabalansi ka. Parang ma-eliminate lamang siya. Kasi hindi naman ninyo alam, hindi naman kasi makikita sa mata, this are molecular in size. Okay? Yes. Ay, Doc, ano po yung pagkakaiba ng effect ng Pharmax sa may sinasabi nilang tinatawag nilang serum na in-apply sa mukha? Ay, serum, that is only collagen. Ang Pharmax ay 13 components yun. And the serum, the collagen is only one component in Pharmax. Yun yung ginagamit sa mga apply serum because that is collagen. Malayo. Okay? So, Doctor, time is up na daw. Yes? May last question po. Last question, sir. Ano po yung effectivity ng ibang supplement na ini-intake through oral versus dun that sa... That is a good question. When it comes to hormones, especially progesterone, hormones are easily destroyed by gastric juices. That's why progesterone are always via the skin. Your estrogen can resist, but not your progesterone. So, to maximize the effect, you have to preserve your estrogen that is in your progesterone that is in Pharmax. So it has to be skin proof. Kasi nasisira siya sa gastric juices natin. Okay? Kung tinanga kaisa lang din sa isang taong kumain ng ube, masira pa. Okay? No more? I will give the floor now to our country CEO or to Mr. Millionaire. Mr. Millionaire or millionaire to be? Millionaire to be. O past tense na. Is Pharmax is like the other organic food supplement na nagkaroon siya ng healing crisis. Yes. Healing crisis. Yes. Bakit ano ba talaga ang isip niya sa healing crisis?
Palusot na yes ni Turkin. No, no, the firm. Because I give the firm of my classmate. Mm-hmm. And then, nagkaroon siya ng, parang lalong tumaas yung kanyang, nagkaroon siya ng, yung BP niya tumaas. So, tinigil niya. So, that is a psychosomatic effect. Yan ang tulay doon. Dahil skeptical siya eh. Kailan hiya siya sa'yo, binamit niya. Pero deep in his mind and in his heart, hindi kayo mamatay dito. Pero sabi ko, Doktora, continue mo, kasi hindi ka naman kamamatay mo yan. Eh, the more kasi sabi mo, continue, i-continue mo yun, the more siya natatakot. Sabi mo, stop it! Kung, hayaan mo na, huwag na. Magharap ka na lang ng ahinti sa memorial plan. Dahil yung takot mo ang papatay sa'yo. Oo. Kasi sa takot lang eh, kung pasundan mo ang costume mo sa takot niya, dati ang araw na ikaw mismo ang natatakot. Diba? But if you just simply say, well, I am just concerned with you. And I know you need this. And it's your prerogative, not mine. And we're in a democratic country, you are free to choose what you want. So, if you want this, good. If you don't, then good. If you prefer formalin, then go. I tell my patients that way, especially if they're cancer patients. Yes. I said, you want to suffer more? Okay. If you want to live? Okay. Ano gusto mo? Oh, yun, tinatanong ko. Kasi, they have to submit. Otherwise, there will be an untoward effect. Oh, kasi, psycho, sumati. Okay? Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Doctor, ito natin. Doctor, nagamon. Just to, for your curiosity, we are already in the process of FDA. Wow. Okay? Malapan natin yan! Yes. Very soon, very soon. I'll give some time. Okay? Everything will be perfect. And that is the time we start making money. Yes. Okay. Hey, serum. Okay. Next month, sometime 20th next month. Wait, before he take away. Okay, we will hold a first NDT in the South. Okay, a place to be decided. Place to be inside. NDT, New Distributor Training. Okay. Or NDO. It's a 1 day, 1.5 day training, including lodging, food, party. Okay. For 1.5 day, the price will be $3,500. Okay. No. The price is $3,500. But my partner from Thailand, the CEO of Thailand, okay? He's so generous that he's going to give away a present of 3,500 when you attend the meeting. Okay, what is this product? This product will be coming into Philippine market by June, not now. We are not going to sell, okay? But you can get it while training or it depends, okay? Is that a serum? Oh, now, Formex-3 is hormone therapy. This is oxygen therapy. This directly apply to your face. Where are the four lucky people I appointed? Please come up. 1, 2, 3. If don't come up, I call it off. Not you. Not you. Not you. Latecomer, sit down. Where is the girl? The girl not here? I'm calling off. Where's your friend? Where's the one? Where's the one? Please sit down. Where's the one who sponsored for Diamond last week? I'm here. 1, 2. Three? Wow. Oh, yes. Yes, it's a. This is the latest diamond. For you, next week. Okay. Now, what do you want, Bucks? Now, who want to try this? Please come out. They will do the demo.
Take a chair and sit here. Okay, four of you, four of them. Demo, right. demo, sit down, take a chair and sit down. Take a chair and sit down. Take a chair and sit down. Okay, excited. Ang ganda nila, excited. Okay, come on. Talaga magpaganda, kaya kuna yung mga girls talaga, no? Ayun. Okay. For those who want to do demo, if you don't want to remove your makeup, please go back. Remove the makeup. Remove. Remove your face. Huwag isang yung pahinan. Remove. Okay. Jenny, tissue paper. Want to clean their face? Okay, sit down, take a chance, you four of you. Okay, now, four of you. Mr. Allen, present the present to them. Tissue and water. Cameraman, get ready. This is 3,005 per bottle. Wow, it's a bonus. The reason they get the prize because they are the first four, very first four, and who put up their hand. Right. I say I got something to give. Nobody want to put up a hand. Only this one. By the way, this is our chair, our CEO from Thailand, Mr. Allen. Okay. Camera, camera. Okay. Picture. Camera. No, please. I'm very happy there. Because you are another place. This is a most lucky ladies because he opened her mouth. I won. Okay. 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 Hey, don't go away. You have to open. I don't want you to sell it. I want you to open it and share. Isa sample na. And share with your friend. Yes. Share. Mami. Okay. Now, this is so simple. Okay. Now, I don't want to tell you. Now, there's a safety valve. Okay? It's preventing the dirt of going inside. Okay? There's one thing, hold it. Okay? Now, you just squeeze. One. One is two. It's enough. Okay? Then, you, each one just put on two hands. Because everything I use her. Okay? Okay, you need to two hands. Two times. This one can be used for the yes. Oh, on my face. Lahat. Ubusin mo yung ngayon. Okay, this one put two hands, please. Okay, now, after this one, when you apply on face. 11, right? Yes. No, one side, just drop your hand. Two, and then you... Two times. You put two hands, 2%. Next one, 2%. This one, 2%. Now. Yeah. Don't go there, don't sit in front of me. No, you don't sit in front, don't give. Jump in front here. You sit there, please. Sorry, you sit. Sa apply nyo kayo mag-ano. No, drop your hand. Apply here. Drop your hand, apply on the face, and move out. Move your face out. Okay. Move your face out. Mami Bon! Itay Bon! Upward. Masa upward. Eh? What, Victor, don't eat too much. Little bit, this oxygen. Okay, next bottle, come here. Okay. Okay. Now, you can. Then you have enough. Don't need a lot. For you, don't need a lot. Smell, okay. Now, after that, let your friend see. Okay?
It's an immediate vitamin effect. So, immediately.